Ang eroplano, kapag may bagyo, nararanasan natin, sasabihin ng captain, this is your captain speaking, there's a turbulence before us and so we will fly above the storm. Kaya kumisan, pag alam nila may bagyo, ang eroplano hindi pumapasok sa bagyo. Lumilipad above the storm. At ganyan din tayo dapat, napakaraming storms ng life. Isa sa mga storms ng life, lack of purpose. And we say, fly higher, fly above. Lack of purpose in life. At ngayong araw naman na to, marami sa atin mayroong disappointment, pain in life. The only way to enjoy life is to fly above disappointment and pain. Kung ang eroplano lumilipad above the storm para hindi siya gagalaw-galaw, hindi siya bumagsak, ganun din tayo dapat. And we Christians should fly above the demons, above and beyond their reach. Dahil ang mga demons, wala silang gagawin kundi abutin tayo, guluhin, batu-batuhin. Kaya kumisan, di ba, yung kanta nyo yung ang pipit. Ano, may pumukol ng bato sa sanga, no? Sa ibon, sa sanga ng isang kahoy. Eh kasi nandun lang siya sa sanga, kaya natamaan. Kakanta-kanta siyang, mamang kay lupi, ang puso mo'y di na nahabag. So ganun ba tayo, laging tinatamaan, laging nababato? Meron mga iba, ano nangyari sa'yo? Nabato ko ngayon eh. Ganyan na ba tayo lagi? Lagi na lang casualty. We should fly high. And not only fly high, fly above disappointments and pain. There is an experience that all of us surely share. That is disappointment and pain. And when we say pain, we don't mean physical pain, but pain in the heart. In the experience of life, it is the heart that can cry without tears. At kung siguro ang puso lang natin mailalabas, makikita natin napakaraming wounds. Mayroong mga bleeding hearts. Because this is such a cruel, wicked, wretched, sinful world. Napakalayo na ng buhay, napakalayo na ng life as God intended it to be. Napakalayo na ng lifestyle natin as God intended His human beings, His creation, to live life. Si Satan ang ministry mang agaw. Inaagaw niya ang creation ng Diyos, gusto niya madala niya sa hell. Inaagaw niya ang mga blessing ng Diyos. May mga naglalakad kayo, inagaw ang inyong kwintas, inagaw ang inyong bag. May mga nagja-jogging sa Rojas Boulevard, pati shorts nila inagaw. Tinutukan sila. Nag-iingat tayo sa ganyang mga agaw. But you should be more careful dun sa napakahusay mga agaw ng ating happiness. Beware of he who steals salvation and eternal life. Beware of he who steals happiness from us. Mas delikado at mas masama ang magnanakaw na ang ninanakaw sa atin ang ating kaligayahan, ang ating happiness. Kaya nga, we should fly above all sources of disappointment and pain. What is disappointment? Disappointment is defined as failure to meet the expectation or hope of something. It is disappointment. We all experience being hurt by a person's unkindness or insensitivity. Naranasan niyo na ba dito at sinong nakaranas na na nasaktan dahil merong tao na insensitive o unkind sa kanila? Halos lahat yan, nararanasan natin. Sometimes yung mga unkind people to us are loved ones. Sometimes they are strangers. But there's always an abundance of source of pain and disappointment. But how do we cope with such harsh and common realities as disappointment and pain? How do we fly above these obstacles to happiness? Father, we pray that you're going to give us a very simple message that pierces right through our hearts. Kung ano man, Lord, ang makakasagabal ngayon sa aming pag-aaral, sa aming pagtutuon ng pansin sa inyo, in the name of Jesus Christ, we cast it all out from our presence. Evil spirits, evil thoughts, mga bagay na nakakaabala sa amin, Lord, ang pagdadaldalan, mga problema, mga alalahanin. Alisin mo sa aming lahat ito, Lord. Turuan niyo po kaming tumitig sa inyo at turuan niyo po kami in the name of Christ. Amen.
Let's look at some Bible characters and see how they coped with their disappointments. Alam niyo, ang Bible, napakagandang book. It has a lot of biographies. Pero sino sa inyo ang mahilig magbasa o nakabasa na ng biography of any man? Story of any real person, any real being. Mga biographies, thank you. Usually, hindi nakalagay doon ang kapintasan nila, di ba? Mga weaknesses. Puro ang gaganda ng nakalagay doon. The Bible is such a great literature masterpiece in its honesty. Na pati ang mga main character niya, pati ang mga kabulukan, ang mga kahinaan, ang mga disappointments, ang mga strengths and weaknesses, nandun. Very honest. Kitang-kita natin ang weakness ni Adam, ang weakness ni Abraham, ang weakness ni David. Imagine David commissioning the writing of the Psalms, tapos puro ibinulgar niya yung mga sarili niya ring baho. Saan kayo nakakita ng literature na ganyan ka-honest? Biogs that are so honest, you see through the person as if they were transparent material. Marami sa ating mga magigiting na mga babae at lalaki sa Bible, humarap din ng maraming disappointment and pain. At isa na dyan si Joseph, the dreamer. Joseph of the Old Testament. Alam nyo, ang history ni Joseph at ang pagkukunan natin ngayon ng background material is from Genesis 37 to 40. At hindi na natin babasahin yan, baka abutin tayo ng hapon. Itong si Joseph, anak siya ni Jacob. Si Jacob na paborito ng kanyang ina. He was the object of the woman's or the mother's favoritism. Kaya nung itong si Jacob naman ay nagkaanak, marami siyang naging anak sa iba't ibang babae. Ang naging paborito niya, at hindi natin dapat kopyahin. Ang kokopyahin lang natin sa Bible characters yung good, yung bad, hindi. Ang naging paborito naman niya sa kanyang mga anak ay itong 17-year-old Joseph. You see, history repeats itself. Dahil nakaranas siya ng favoritism, siya man may favorite. At ang kanyang paborito si Joseph. Mahal na mahal ni Jacob si Joseph, binigyan ng napakagandang jacket, ng napakagandang robe, na inggit ang kanyang mga half-brothers. At ubod ng dami ang magkakapatid na ito, 12. At because of their jealousy, laging paborito na lamang itong si Joseph. Ay ano binibigay sa kanila? Naggalit sila, nagselos, and they became hateful of Joseph. So the brothers conspired to kill him. Nagplano sila, patayin nga natin ito at nang mawala ng konsumisyon ng ating buhay. And so what they did, minsan si Joseph ay nagpunta sa kanila doon sa parang kasi sila yung mga shepherd, marami silang inaalaga ang mga tupa, malayo sila sa bahay, naghahanap kung saan may damo, nandun sila. Hinubaran nila itong si Joseph at binugbog nila at inihagis nila sa isang balon na walang tubig. Ang mga balon sa Middle East, may mga time na may tubig, merong wala. So panahon na ito, walang tubig, hinihulog doon si Joseph. And to make a long story short, I'm going to make this very short. May mga dumadaang caravan na patungong Egypt, mga traders, itininda nila si Joseph, ibinenta as slave. And these slave traders and the merchants took Joseph to Egypt at ibinenta siya doon into slavery at the tender age of 17. Sino ditong 17 years old? Sino pa? Hindi ko itinatanong ang IQ, ang itinatanong natin, edad? 17? 17? Okay, so may mga 17-year-olds dito. Naibenta siya at ang nakabili sa kanya, si Potiphar, captain of Pharaoh's guard. Pharaoh was the king of Egypt. Captain of the presidential guards ang nakabili sa kanya. At magmula nung si Joseph ay naging alipin sa bahay ni Potiphar, the household flourished. The house was blessed because Joseph was there and the Lord's favor was with Joseph. And Joseph rose to prominence na ang hindi na lamang niya pinanghihimasukan sa bahay na yon ay ang asawa ni Potiphar. Ang lahat under his authority. Sabi ni Potiphar, napakapalad ko naman na meron akong tauhan tulad mo, Joseph. Ang iniisip ko na lang ay kumain. And everything in this house is under your authority except my wife. Kaya ganyan nga ang nangyari. Eh, ito naman si Joseph, eh, saksakan ng gwapo. Girls, tingnan nyo nga ang mga katabi nyo kung makakakita kayo ng saksakan ng gwapo. Nag-blast si Brother Edwin tuloy. Well, nagkaroon ngayon si Potiphar's wife, si Mrs. Potiphar, nagkaroon siya ng desire for Joseph. At lagi nila siyang firming, Joseph, dalag mo naman ako ng juice sa aking kwarto. At pagpasok naman ni Joseph, ay siya'y nakabulagta doon.
subuan mo kaya ako, Joseph. Ganyan ang ginagawa niya. Pirmi na lang lumalabas-labas ang hita niya sa mga kurtina na ganyan. At ay, si Joseph naman, ano ba naman ang ginagawa ni Mrs. Potiphar sa akin, no? So, sabi niya, Joseph, hindi na nakatiis itong si babae. Sabi niya, come, lie down with me. Of course, Joseph, because he was filled with the Holy Spirit and he was a godly man, refused Mrs. Potiphar. Si Mrs. Potiphar, tinutukso niya si Joseph. Hanggang minsan, napag-isa sila sa loob ng bahay, hinablot niya ang damit ni Joseph. At si Joseph ay nagtatakbo, tinakgihan pa rin siya. Alam niyo, marami sa kalalakihan ay tatakbo pero palapit kay Mrs. Potiphar. Itong si Joseph tumakbo palayo. At si Mrs. Potiphar na embarrassed, hawak niya ang damit, sabi niya, rape! Rape! She cried rape! Re-raping daw siya ni Joseph, binaligtad niya kasi siya'y napahiya na. Sabi niya, if I cannot have you, no one will. No? Ganyan ang kanyang pagmamahal at pagkaakit kay Joseph. Kaya delikadong maging gwapo, di ba mga kapatid? And so ang nangyari, isinumbong ni Potiphar sa kanyang asawa, kita mo na yan, kita mo na yung slave mo na yan, gusto pa akong rapin. Siyempre, naniwala naman si lalaki kay asawa. So ang ginawa niya, pinakulong niya si Joseph. Imagine this, a man of God who was saying no to temptation, sabi niya, I cannot betray God and I cannot betray my master Potiphar. So no, N-O, no. Yan ang kanyang sagot. Nakulong siya dahil doon. Could you imagine what kind of disappointment this may be? Nung nakulong siya ngayon, sapagkat siya ay makadiyos, the Lord all again blessed him, nag-grow siya to prominence in the prison to the point na naging, kumbaga siya eh, second to the prison guard. Siya na ang nagraran, nag-a-administer ng prison. Alam niyo kung kayo mahusay and God anoints you, kahit saan kayo magpunta, you will shine. Ngayon, kung hindi kayo anointed at hindi tayo mahusay, no matter how hard you try, walang mangyayari. It's by the Lord's blessing. So he rose to prominence. Eh yung pinagkulungan sa kanya, palibhasa, prisoner siya ng captain of the Pharaoh's guard. Special kulungan yon. Ang ikinukulong lang doon, mga tauhan ng hari. Ang hari, pag naidi sa'yo, hindi nagustuhan ng korte ng kilay mo, kulong ka muna ng tatlong araw. Mga ganun. Alam niyo naman ang mga bisyo ng mga hari. Minsan, napakulong ngayon doon yung cupbearer, yung tagadala ng cup, ng drink, ng alak ng hari. At yung kanyang tagagawa ng tinapay. Napalapit ang loob ni Joseph sa mga ito at minsan na naginip itong dalawa. Eh si Joseph, by the way, ay mahusay mag-interpret ng dreams. Yun ay gift sa kanya ni Lord. Na noong kasi, hindi pa kompleto yung Bible, kaya huwag nyo nang hanapin ngayon yung gift na yan. Nung araw yan uso. Ngayon, kompleto na ang Bible, yan na ang basahin. Hindi na natin guide ngayon ng dream. Ang Bible na ang ating guide. Idi-interpret ni Joseph ang panaginip at sabi niya doon sa cupbearer, siyempre ang cupbearer, laging katabi ng king kasi pag nauhaw, ha, laging katabi. Alam mo, ang dream mo, ibig sabihin, makakalaya ka na in 3 days. Sabi niya, pag nakalaya ka naman, banggitin mo naman ako sa Pharaoh nang mapardon naman ako dito. O sige, I will remember you. Ngayon, nakalaya na nga itong tao. Ang nangyari, nakalimutan niya si Joseph. Taon ang binilang. E disappointment na naman ito, pambihira naman yung sinabi, maaalala niya ako, tapos nakalimutan na ako. Heto ngayon, one day, isang araw, na naginip ang Pharaoh. Hindi na naman niya ma-interpret ang panaginip na to. Siyempre, yung cupbearer, lagi niyang nadidinig yung Pharaoh. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko? Naalala niya si Joseph. Ay, Pharaoh, naalala ko na nga pala, meron nga pala akong nakasama sa prison. A slave from Israel. At napakahusay niya mag-interpret ng dream. In fact, kaya nga ako nandito ngayon, in-interpret niya, makakalaya daw ako. O tawagin! Si Joseph ngayon, siyempre, binihisan, inahitan, binihisan siya ng magandang damit. Ipinresent siya sa Pharaoh. To make a long story short, he interpreted the dream. And the dream was there was going to be 7 years of plenty and afterwards 7 years of famine. Kaya sabi ni Joseph, sa 7 years of plenty na darating Pharaoh, gather grains into your granaries. Gather food because there's going to be a worldwide famine afterwards. At sabi ni Pharaoh, dahil ikaw ang nakapag-interpret ng dream at dahil ikaw ang merong ideya niya na mag-gather ng food, I am appointing you Prime Minister of Egypt. Oversee the entire food gathering and storage. Joseph rose to prominence. He became second to Pharaoh in power all over the empire. At pagkatapos, nag-succeed nga siya to gather all the food.
Ang dami nilang granaries, nagpatayo sila ng maraming mga bodega. Afterwards, true to the interpretation, nagkaroon ng worldwide famine. Balikan ngayon natin ang mga kapatid niya. Pinapaniwala nila ang kanilang tatay na patay na si Joseph. Nilapa daw ng hayop sa gubat kaya hindi na nakauwi. Dahil na itinda na nga nila eh. Heto na ngayon sila. Balita siyempre sa buong mundo na ang mga granaries ng Egypt maraming food. Lahat ngayon ng tao sa lahat ng bansa lakad patungo sa Egypt para bumili ng pagkain. Dumating ngayon ang mga kapatid nila dito. Tara, nandyan ang mga kapatid niya. Hindi nila nakilala si Joseph, na prime minister na pala of Egypt. At pagkatapos, to make a long story even shorter, matapos bigyan ni Joseph sila ng mga blessings, nagpakilala siya. Nagpakilala siya sa, I am your brother Joseph, na itinindatinda ninyo at ginawa niyo yung slave. No? Ganyan. So, yung mga brothers, siyempre, we're so sorry and so afraid and everything. At ang nangyari, humingi sila ng tawad at pinatawad sila ni Joseph. Joseph saved the entire nation of Israel. Dahil ang ginawa niya, lahat ng kanyang kababayan, pinalipat niya sa Egypt. At pinatira niya sa Goshen, the best real estate piece of land in all of the empire. At doon ang buong bayan ng Israel ay nag-flourish. Nailigtas sila from famine. You see the hand of God? Ano ang mga naging disappointment and pain ni Joseph? Una, rejection ng mga kapatid. Sino sa inyo dito ang may ganyang feeling? I'm rejected by my brothers and sisters. Lagi nilang sinasabi na pulot lang daw ako sa baha. Nakita lang daw ako sa lumulutang nakahon ng carnation milk. Ginagawa ko. Ampun lang daw ako. Lagi na lang akong kawawa. Joseph felt that. Rejection. He felt hatred ng kanyang mga kapatid. Jealousy ng mga kapatid. And kahit walang ginagawa si Joseph na masama, they made an evil plot against him. Tumahi sila ng isang napakasamang plano. Binugbog siya, inihagis sa balon. Sino sa inyong naihagis na sa balon? Wala pa. So mas matindi ang naramdaman ni Joseph na pain. And more than that, he was sold into slavery. At the tender age of 17, he was sold to slavery in a foreign land. Alam nyo, yung mga tatay-tatay ng iba sa inyo, nasa Middle East, nasa ibang bansa, mature na yan, pero pag nakita nyo silang ma-homesick, kung minsan, pati anino kinakausap, dahil sa lungkot. Ano pa ang isang 17-year-old that was pulled out from parental love, sold into slavery in a foreign land? You could have imagined the lonely nights. Yung lungkot na alam mong nandun ka dahil ikaw ni-reject ng iyong pamilya. Dahil itinapon ka to slavery. At pagkatapos nun, sa kabila nun, sa pagiging tapat niya kay Potiphar, sa pagiging tapat niya sa Diyos, anong nahita niya? Prison. Dumating na ba sa inyong buhay yung parang gumawa na nga ako ng mabuti, ganito pang nangyari? Bihira naman. Diba? We feel betrayed. We feel disappointed. And we feel hurt. All because he did what was good. He was loyal to God. He was loyal to his master. What he got for it was prison. Heto pa, yung butler na binigyan niya ng comfort, in-interpret niya ang dream, kinalimutan pa siya. Hindi ba sunod-sunod, sapin-sapin ang kanyang mga naging disappointment? Pero paano hinarap ni Joseph yan? Ang tanong natin, paano siya nag-survive sa kanyang napakasakit, napakahapdi na kapalaran? Noong ang mga kapatid niya ay nalaman na siya ang prime minister of Egypt, natakot sila, na guilty, lahat na ng negative feeling. Ang sabi niya sa Genesis 45, verses 5 to 8. Ito ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Genesis 45, verses 5 to 8. And now do not be distressed or angry with yourselves, mga kuya, sabi niya, because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. God sent me before you to preserve you and for you a remnant on earth and to keep alive for you many survivors.
So it was not you who sent me here, but God. And he has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt. And then chapter 50, verse 20, sabi niya, as for you, my brothers, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Ano ang sinasabi ni Joseph? What kept Joseph up on his feet in spite of all the disappointment and the pains? Nahulog sa balon, sold to slavery, nalagay pa sa prison. He believed, and never for one moment did he doubt that God is sovereign, that God rules. Joseph had an unshakable faith in the sovereignty of God. He knew that God was in control of his life and his world, regardless of how things looked on the surface. Sa ibabaw, parang mali. Pero alam niya, sa ilalim, hindi mali ito. Ang Diyos, in control. Alam niya ang ginagawa niya. Maaaring hindi ko siya maintindihan, pero hindi ibig sabihin mali. St. Thomas Aquinas said, "It is exceedingly foolish for a man to think that what he does not see does not exist, or what he does not understand is wrong." Di ba tayo mga tao, ang tendency natin, basta hindi na natin naintindihan, wrong. Mali naman yung taong yan eh. Bakit? Hindi ko siya maintindihan. Mali naman ang lesson namin sa eskwela. Bakit? Hindi ko maintindihan. Nanay ko naman, pambihira. Mali naman ang nanay ko. Bakit? Hindi ko siya maintindihan. Tayo masyadong selfish. Whatever we don't understand, we judge as wrong. And a great Christian scholar said, "It is foolish for a man to think that what he does not understand is wrong." We may not understand God, but it never means that God ever commits a mistake. Romans 8:28 tells us, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." And remember this, in all things, God works together for good. To whom? To those who love Him and are called according to His purpose. Kaya kung gumagawa tayo ng mabuti, tama ang ginagawa natin, parang mali pa rin ang nangyayari, have faith that in the end, everything will solve itself. Para kumisan puzzle, crossword puzzle, any puzzle, parang imposible, wala na talaga tong sagot. Pero pag naibigay sa sagot, sabi ko na nga ba eh, dali pala, bakit hindi ko naisip? Ganon din ang solution ng Diyos sa mga tanong natin. Your questions will fall one by one in their correct time. Hang on. God is sovereign. God knows what is happening. Colossians 1, verses 16 and 17. "For by Christ all things were created, things in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him, all things hold together." Everything is under the complete, perfect, sovereign, and inescapable control of Jesus Christ. Because God is sovereign and is in control, anong effect nito sa atin? Remember this, when we are hurt and disappointed because of our own fault, remember, don't feel bad. You are only getting God's justice. Pag nasaktan tayo dahil mistake natin, huwag sumama ang loob. Gumawa ka ng mali, pinagalitan ka ng parent mo, huwag na sumama ang loob. You are only getting justice. Gumawa ka ng mali, pinagalitan ka ng leader, huwag sasama ang loob. Justice yun. Do not feel bad because God or God's representatives, who are the authorities on earth, like government or leaders or parents, God is using them to correct you and me. Because God is in control, remember this, therefore His justice will prevail. Dalawang beses lang naman tayong nasasaktan eh.
Una, pag may mali tayo. Pag nasaktan tayo dahil sa mali natin, sabihin natin, "Hay, salamat Lord, you hurt me." Because God is only correcting us. God is just employing His justice. Never feel bad when you are hurt or disappointed when you are to blame. There's another form of pain when we get hurt and disappointed in spite of our goodness and godliness. Katulad ni Joseph, lahat ng ginawa niya godly. Kung ano-anong nangyari. Remember, when you get hurt because of your own fault, take it as God's justice and wait for God's mercy. However, when you get hurt and disappointed because of being good, the only thing to do is to trust God. He is not a double crosser. Just like in Joseph's life, God could be preparing us for a divine purpose. When we are hurt and disappointed in spite of being holy and doing good and doing right, God is preparing us for a blessing. Like Joseph. Sa palagay niyo kaya si Joseph magiging prime minister of Egypt kung hindi siya nalagay dun sa preso, hindi niya nakilala yung mga prisoners of Pharaoh? No. Sa palagay niyo kaya si Joseph malalagay sa preso kung hindi nag-cry rape si Potiphar's wife? Kung hindi kaya naging unfair si Potiphar, mapapalagay siya sa prison? Hindi. Kung hindi siya kaya ibinenta ng mga kapatid niya sa slave traders, makakarating siyang Egypt? No. Alam niyo ang umpisa ng travel ni Joseph to the prime ministership of Egypt? Nung hinulog siya sa balon, doon nag-umpisa ang kanyang rise to prominence. Lumapit-lapit siya sa prime ministership of Egypt nung siya'y naging slave. At napalapit siya sa throne of Egypt nung naging alipin siya nung captain of Pharaoh's guards. Lalong napalapit siya sa Pharaoh nung napatapon siya sa prison, ang nakasama niya, the cupbearer of Pharaoh. Nakita niyo? Maaari tayo ngayon, any one of us, baka right now, nandun tayo sa stage ng balon. You feel na bakit ako nahulog sa balon na to, hopeless na ako dito. Maaaring nasa stage kayo of a travel on the way to slavery or sadness. Maaaring you are right now in prison, a victim of injustice. Remember, if you are there because you are good, God is preparing you to greatness. God is preparing a blessing for you because God is in control. God is sovereign. There is not one second of our life na hindi alam ng Diyos kung anong nangyayari sa atin. When you suffer because of your mistake, thank God for it and don't feel bad. When you suffer because of being good, trust God. When you suffer because of your mistake, wait. Appreciate God's justice and wait for God's mercy. When you suffer for doing good, wait for God's justice. Because justice will prevail. Isa pang tao na sobrang dalamhati ang inabot sa buhay, si Apostle Paul. Makikita natin yan sa Acts 16:16-34. Diyan ang galing ang storya natin. Si Paul, kasama niya si Luke at si Silas, nagpunta sila sa isang bayan na tawag ay Macedonia at sila'y nagturo doon. May bubuntot-buntot sa kanilang isang babae na nilukuban ng masamang espiritu, possessed by a demon, at ang ibinigay sa kanyang talent ay napakagaling niyang manghula. Itong babaeng ito'y isang alipin, kaya yung master niya yumama na sa income ng katulong dahil nanghuhula. Isa siyang mangkukulam. Esot siya ng sunod, yung babae naman, ang ingay-ingay, sabi ni Paul, binalingan na siya. Evil spirit, leave her. Umalis ngayon ang evil spirit sa babae. Alam niyo yung panghuhula galing sa demonyo, huwag kayo nagpapahula. It's demonic. Looking into the future beyond what the Bible reveals is rebellion against the will of God. Sila hinubaran sa plaza, pinaghahagupit sila, hinampas, at dinagay sa prison. Hindi lang sa preso, doon sa kaila-ilaliman ng dungeon, at ang kamay nila at paa itinali, inilagay doon sa mga kadena.
Anong napala nila sa pagtuturo sa Macedonia? Anong napala nila sa pagpapalaya sa masamang espiritu? Preso. Kung mababaw-babaw ang pananampalataya mo, tatanungin mo na ang Diyos. Magre-rebelde ka na sa Diyos. Sabi mo, bakit? Oh, bakit? Magtatanong na tayo kung bakit ganun. Pero alam niyo nangyari? Nung nasa prison sila, sa kalaliman ng gabi, maski mahapdi ang mga sugat nila sa likod at namamaga, at maaaring nila langaw-langaw pa. At ang mga paa nilang nakakadena ay sumugat na yung mga bakal sa kanilang mga balat. Ang ginawa nila nung gabi, sila'y nag-awitan at nanalangin. Nagpasalamat sa Diyos. Ito naman mga prisoner, sapagkat punong-puno ng inip at lungkot na nahimik at nakinig sa kanila habang sila'y nananalangin at nag-aawitan sa Panginoon. Karamihan, ang maririnig niyo sa mga dungeon, mga daing, mga mura, pero ang nadinig ngayon, ang pumailang lang sa hangin na lumulutang patungo dun sa ibabaw ng lupa kasi nasa ilalim, mga awitan ng pagpupuri sa Panginoon. At sapagkat ang Panginoon ay pinupuri at ang Panginoon ay nagalak sa kanilang ginagawa, nayanig ang buong lupa, nagkaroon ng earthquake. Nagbukasan ang mga pinto ng prison at natanggal ang mga kadena ng mga prisoners. Can you imagine this? Sa Roman army, pag natakasan ka ng prisoner, mabuti pa, magpakamatay ka na. Eh, nakita niya, bukas lahat ang pinto. Inisip niya, siyempre, nakatakbo na lahat ang prisoner. Magpapakamatay siya. Sabi ni Paul, huwag, huwag, don't. Andito pa kami lahat. Ano ka ba naman? Sabi niya. Nagulat ngayon yung prisoner. Sabi niya, ano kaya, anong klaseng mga tao ito? Hindi nagtakbuhan. Alam niyo kung bakit? They were already filled with the Holy Spirit. Even the prisoners that were listening to the praising and the prayer did not take advantage of the situation. If they would be free, the Lord would set them free in a dignified way. Sabi ngayon itong prisoner, at ang sinabi niya ay natandaan ng lahat ng generation, ang walang kamatayang Acts 16:30. Sabi niya, men, what must I do to be saved? Gusto na rin niyang masave. Dahil bakit ang mga ito na iba, prisoner, hindi tumakas? Impressive. Sabi niya, what must I do to be saved? At sabi ni Paul, ang lalo na walang kamatayang Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. And that moment, that prisoner was converted. Kinuha niya si Paul at ang mga prisyonero, dinala niya sa kanyang bahay, bahala na siya sa Roman army. At nakinig ang kanyang buong sambayan. At hinugasan nila ang sugat nila Paul at pinakain, and there was much rejoicing in that house. And I believe that up to now, this very second, the rejoicing continues in heaven. Dahil nanda sila ngayon. And so what do we see? Paul must have been very disappointed. Imagine, for serving God and for casting out this demon, ang napala niya preso, hinampas pa sila, nasugatan pa sila, tapos na preso pa. Eh kung hindi kaya siya na preso, makakarinig kaya yung mga prisoners doon? At sa kanyang pagkaka-imprison, kung hindi kaya sila nag-praising, lilindol kaya? Siguro kung sila'y nagmura ng nagmura at nagalit, lilindol nga, pero baka matabunan sila. But it was a miraculous earthquake. At kung hindi kaya siya nasugatan sa hampas, gagamutin itong jailer. You know, sometimes the Lord allows us to have wounds because He wants to give us the joy of being comforted by the brothers and the sisters. Sometimes the Lord allows us to fall so that we may feel the joy of being lifted up by the Lord, by His angels, or by His people. Behind every thorn is a rose. Behind every tear, a smile. Sino sa atin ang tulad ni Paul that can probably be disappointed? Out of serving God, eto pang napala. Napagtawanan na ng kamag-anak, itinakwil ng kababayan, isinuka ng barangay, pinalipat. Bawal dito ang mga born again, doon na kayo sa Palawan. Sabi ng barangay 58. Tayo naman, pambihira na lang, kailan pa ako na born again, tsaka pa nagkaganito-ganito. Mabuti pa nung araw. Nung nakikipag-bingo ako dito, click na click ako. No. If the Lord allows us to go through these difficulties, He is preparing for us a glorious, a wonderful, a miraculous,
and a very sweet deliverance. Unless you get into this, the Lord will not be able to deliver you. Naranasan niyo na bang mawalay sa inyong mahal sa buhay? Di ba't masakit? Pero gano'n naman kasarap to be reunited. Ganon din yun. The Lord allows us to go deep down into the valleys so that He can bring us up to the zenith and mountaintops and appreciate it even more. Are you a Joseph? Are you a Paul? Suffering because of being good? Trust God. He knows what He's doing. How can we cope with disappointments and hurts? Tulad ng nabanggit natin kanina, kung kasalanan ninyo, take it as God's justice. Learn from it and wait for God's mercy. Ang Diyos, naibigay na niya ang justice niya, kasunod na yung mercy. Pag naikulong ka na niya, kasunod na ang pardon. But God, being a God of justice, goes through the motion. There must be justice. If God's justice is working in you right now when you're suffering for doing something wrong, trust God and wait for His mercy. Kung kayo naman innocent, faithful, and godly, at masama pa rin ang nangyari, don't regret for doing good. Take it as a road to God's blessing. Trust God and wait for God's justice. Anong hinihintay natin ngayon? Dalawa lang, either justice or mercy. Both of them will come in God's perfect time. In both cases, when we suffer, guilty or not guilty, the Father, like Joseph, Paul, and Silas, trust God. He knows what is happening to you. Matthew 10:29 and verse 31, sabi dito, are not sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of the Father. And even the very hair of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth than many sparrows. Ano yung mga sparrow? Hindi ito sparrow unit. Mga sparrow, maliliit na ibon na ang bibilis. At ang mga sparrow, dalawang sparrow, one penny. Isang pera lang ang halaga sa palengke. Sabi niyang Bible, eko yung mga sparrow, dalawa lang isang pera. Hindi pinapayagan niya ng Diyos na malaglag from the air to the ground without His knowledge. Alam ng Diyos, kada sparrow na nalalaglag, kaya natirador, kaya nahulog, kaya ano, alam ng Diyos. Kayo pa kaya, sabing ganon, you are infinitely more valuable than sparrows. Meron kaya kayong fall, meron kaya kayong disappointment, meron kaya kayong pain na hindi alam ng Diyos. Alam niya yun. Trust Him. Another way to deal with disappointment aside from trusting God, be patient. God's timing is perfect. Be patient. Eh sabi na iba, Lord, give me patience and give it to me now. Humihingi na nga ng patient, nag-aapura pa rin. We must be patient. God's timing is perfect. Anong sabi sa Ecclesiastes 3? For everything there is season and a time for every matter under heaven. Aside from being patient, what can we do in times of pain and disappointment? Pray. Pray for more faith. Pray for endurance. And just like Paul and Silas and Luke, praise God. Sabi ng Psalm 33:1, sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Lagi. Kay up or down, rejoice in the Lord. Pag down tayo, we are probably experiencing God's justice. Pag up tayo, we are experiencing God's mercy. Justice or mercy, they both come from God and they must be received with thanksgiving. Because God is doing His perfect work in us. And also, what can we do? Give thanks. 1 Thessalonians 5:16-18. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you. Hindi lang pag maganda ang nafe-feel, kahit pangit. Thank you, Lord. I know that you are dealing with me. You are teaching me something. Teach me, O Lord. I'm waiting. God is delighted by the praises
thanksgiving and prayer of His people. Miracles happen when we pray, when we praise, and when we thank God in all and any circumstance. Kaya nga ang ministry na Isaiah, sabi niya sa Isaiah 61 verse 3, is to bestow oil of gladness instead of mourning and the garment of praise instead of the spirit of despair. It's a ministry to uplift people. There are people that will brighten up a hole just by leaving it. Ganun ba tayo? Or the hole is brightened up when we arrive? O gumaganda ang paligid pag tayo umaalis? Sabi, put on the garment of praise instead of the spirit of heaviness. Praise God for everything. Praise God for everything. Alam nyo, napakarami mga tao hindi kumakain all over the world. Maski sa New York, maraming gutom. Sa Ethiopia, mga Pilipino stranded sa mga disyerto sa Middle East. Let's praise God for all His blessings. Why does God allow disappointment and pains into our lives? Eh, Diyos naman siya. Mabait naman siya. Bakit niya pinapabayaan ako malungkot? Bakit pinapabayaan niya that the good suffer? Bakit? Sabi sa Romans 5, verses 3 to 5, we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. And perseverance produces character. And character produces hope. And hope does not disappoint us because God has proved His love and poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. And so suffering produces perseverance. Pagsusumika, pagsusumigsa, hindi umaayaw. At ang perseverance produces a good character. And when you have a good character, there's always hope. You always look at the positive side of life. Another reason why God allows disappointment and pains into our lives, 2 Corinthians 1 to 4, God comforts us in all our troubles. Why? So that we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. God allows us to go through difficulty so He can comfort us and in the process teach us how to comfort others who will go through that same difficulty. Therefore, God allows difficulties as a training for us to a ministry of comforting others. Remember, whenever God comforts you, it's not only to make you comfortable, it is to make you comforter of others. James 1, 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Pag may trials daw and temptation, thank you, Lord. Because the trials and temptation develops perseverance. And perseverance, once it has finished its work in us, will make us mature and complete. And so the Lord is only completing us in pain. Kinokompleto niya ang ating pagiging tunay na tao. Alam niyo yung tao na hindi nakaranas ng hirap, hindi nakaranas ng pagdurusa, walang kwentang kaibigan. Matamlay ka na, hindi ka pa napapansin. Tatlong araw ka nang nagdadramang bukid, hindi pa nabibili. Samantalang yung taong nakaranas ng maraming pain, sensitive yan sa isang tao who is also hurting inside. Kaya, bakit wala kang kibo? Bakit mo nahalata? Wala, 1 second na kitang nakahalatang walang kibo. Napakabilis, may antena. Yung plaki sa layaw, hindi marunong kumapa sa pangangailangan ng kapwa. Eh yung laki sa hirap, laging sensitive to the needs of others. Paano naranasan nilang magutom? Naranasan nilang makiramdam? Naranasan nilang ma-inferior? Naranasan nilang mahirapan? And so, pag nararanasan ng kapwa, ramdam ng Panginoon. Walang kakwenta-kwentang kaibigan niya mga spoiled brats. They only wanted their own way, their own style, their own time. Sarili lang.
Pero yung laki sa hirap, marunong, sanay, makisama. Kaya kung pinapadaan tayo ng Panginoon sa hirap, sinasanay tayo para maging sensitive tayo sa pangangailangan ng iba. At paghanda na tayo, gagamitin niya tayo mightily to uplift a lot of people around us that are burdened by pain. And the ministry of encouragement is a great ministry. And so, difficulties come into our lives to teach us perseverance into maturity and completeness. 1 Peter 1, verses 6 and 7. 1 Peter 1, 6 and 7. Grief in all kinds of trials have so that your faith may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Yun daw pala mga lungkot natin at iba't ibang trial, kaya nandyan to prove our faith na ito pala'y talaga'y tunay na genuine. At ang magiging resulta pag napatunayan yan, praise, glory, and honor when Jesus Christ returns. Sasabihin ng Panginoon, I know every difficulty that you went through and you passed it all in flying color. Here is the crown of glory, the crown of righteousness, the award for people whose faith has remained true. Siyempre, kung walang contest, hindi makakapagbigay ng award, di ba? Eh ang Diyos, gustong-gusto niyang magbigay ng award. So, naglalagay siya ng mga contest. Para hindi tayo para pahirapan. Kasi gusto niyang mag-award. At ang contest na ito, hindi competitive na isa lang o tatlo lang ang nanalo. Lahat ng papasa, panalo. Walang first place, second place, lahat panalo. So, pag natalo ka, ikaw ang nagpatalo. So, binibigyan pala tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapag-ipon ng karangalan. Kaya binibigyan niya tayo ng mga test and trials. Kasi kung walang test, edi walang premyo. And the Lord, in His infinite love, likes to give us a lot of rewards. And so, in conclusion, disappointment and pains are for a godly purpose. To teach, to discipline, to correct those that are doing wrong. To prepare those that are doing right for God's use and for God's glory. And to give a person the chance to gather blessings when Jesus Christ returns. Whatever kind of disappointment and pain you have in your heart, it is there for a godly purpose. Don't let it crumble you to pieces. Don't let it affect your happiness, your joy. Don't let disappointment and pain rob you of the beauty of life. It is the thorn that you must take together with the rose because it's part of God's training. Sino sa inyo ang magsasabing right now, I have a disappointment and I have a pain in my heart? Sasabing, Lord, I have a disappointment. I have pain. Disappointed ako sa tao sa paligid ko. Disappointed ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Masama ang loob ko. Masakit ang feeling ko. I have pain. The Lord knows every pain that we have. Sabi nga niya, for those tears, I died. I know every pain. You know, Jesus Christ, one time na naglalakad siya, ang pagpunta kasi sa Jerusalem, alam niyo po ang Jerusalem, pinakamataas na bahagi sa Israel, nasa ibabaw ng isang bundok. At yung mga bundok, ganyan-ganyan yan. Ganyan-ganyan. Hanggang pagdating mo dito sa isang burol na yan, kita mo na yung Jerusalem, bababa ka uli, akyat ka na. The Lord was traveling. And when He reached that place, nakita niya ang Jerusalem. At nandun ang pinakamaiksing verse sa Bible, ang sabi, Jesus wept. Jesus wept because He was sorrowful for the pain and the sufferings of His people. He knows. Personally, whatever your disappointments and pain in life, ilapit natin ngayon sa Panginoon. Let's bow our heads and feel the presence of the Lord.
Whatever your present disappointment and pain, bring it to God in prayer right now, personally. Ask God to help you to accept your situation. Ask God to help you and to heal your wounded heart. And praise God for what He can do out of your pain, how He can turn it into a blessing. And then express your trust and thanks to God. Let's be alone with our God, our Maker, who cares and who loves. Let's pour out to Him all the disappointments and all the pains. If you want to cry to the Lord, do so. But after that, lift up that veil of loneliness and replace it with the spirit of praising, because God is in control. Let's be alone with our Maker for a moment. Our Father, You know each pain, each sorrow that we have. Every drop of tear, You know and You count. Thank You, Lord, for allowing us to go through these difficulties and pain, because You are preparing for us a glorious ministry. And You are correcting us and teaching us. Thank You, Lord, that You love us so much, that You too went through Gethsemane, through all the pain of life. We thank You, O Lord, that You wore a human body to be able to sympathize with us, to understand our weaknesses and our pains and our sorrows. And now we believe, O God, that Jesus Christ understands us completely and continues to intercede on our behalf. Kung ano man, Panginoon, ang mga nagiging problema namin, mga disappointment namin sa aming sarili, disappointment namin sa aming pag-aaral, sa trabaho, sa family life, disappointment sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan. Disappointment sa mga kasama sa trabaho, sa kasama sa paglilingkod, sa mga kasama sa ministry. Mga disappointment namin, Lord, sa aming physical, mental, and social lives. Lahat man ng mga pain, Lord. We leave this, Lord, at the feet of Jesus. Give us grace. Teach us, Lord, to appreciate the valleys and the hills and the mountaintops. Teach us to appreciate the roses and the thorns. Teach us to continue to trust You, because You are so good.